Marboleta. Para pangalan mo siya. Magandang hapon po, Malabon City. Kahit mainit po ang panahon, ay hindi po kayo. Ang gusto ko sabihin ay napakabuti ng inyong puso. Sapagkat kung sakasakali ay hindi ninyo gusto yung sasabihin namin, maring isa man sa inyo baka walang pumunta sa hapong ito. Ngunit dahil alam po ninyo ang simulain, ang mithiin at ang layunin ng pagkakaisa ay tinataguyod ng Unitim. Alam ko po na buong kagalakan ninyong tinatanggap ang Unitim sa hapong ito, at ito ay hindi namin makakalimutan sa matagal na panahon. Salamat po, Malabon City. Alam po ba ninyo yung balita ni Marites? Ang balita ni Marites ay tsakna-tsakna. Wala nang kawala. Balik-balik tayo man ang mga numero, balik-balik tayo man ang mga pangyayari. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. Yan ang sabi ni Marites, maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi siya pwedeng magkamali. Sinabi rin ni Marites, mas maliwanag pa sa bolang kristal, sinabi rin niya, ang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Inday Sara Duterte. Wala nang pagtatalo, wala nang eleksyon. Proclamation na lang ang hintayin natin, mga kababayan. Alam niyo po ba naman yung sinabi ni Marimar? Ang sabi po ni Marimar, Mare Marcoleta na tayong lahat. Ang dami po namin gustong gawin para sa ating bansa, sapagkat napakahirap po ng ating magiging kinabukasan dahil nasa pandemya. Kailangan natin pagtulong-tulungan po ito. Tama yung sinabi kanina ni Senador Robin Padilla. Unang-unang gagawin po ay ibababa natin ang singil ng kuryente sa ating bansa. Alam po ninyo kung bakit? Ito po ang nakasulat sa batas, letra for letra. Ang presyo ng kuryente at singil ng kuryente ay dapat abot kaya ng mamamayan. Yun po yung nakasulat. Huwag nating papalitan ang layunin ng batas. 21 taon nang nakararaan, yung layunin na yun ay hindi natutupad. Pinaglulunok ko tayo! Hindi ako papayag na patuloy na lulukohin ang sambayan ng Pilipino. Ma'am, baka man niya sasabihin mo naman. Kaniyabang mo naman, kaya mo ba yan? Ang lalaki yata ng kumpanya na gumagawa ng kuryente. Baka hindi mo kayanin. Naalala po ba niya yung ABS-CBN? Napakalaking kumpanya. Makapangyarihan, ma-influensya. Kayang ibagsak pati political career ng isang kandidato. Ngunit huwag tayong matatakot kapag ang karapatan ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan na. Ngayon po ba ako matatakot? Kasama ko na si BBM? Ngayon po ako matatakot? Kasama ko na si Inday Sara? Ngayon po ako matatakot kung tatangkiligin ako at ipagtatanggol ng Malabon City? Hindi lamang po yun. Dahil sa pandemya, ang dami nating napag-aralan. Kailangan pagka yung pasyente ay ibinalik sa klinika o sa ospital, dapat wala ng bayad. Pagka balik, readmission. Bakit, sir? Yung sasakyan mo, kapag ginagawa yung kanyang aircon, dinalam mo sa talyer, pagkatapos ng 2 araw, hindi na naman malamig. Ibabalik mo yon, walang bayad, hindi ba? Ano po ang mahalaga? Yung sasakyan o yung buhay ng tao? Kung backjump ay walang bayad, dapat wala rin bayad yung buhay.
nasagipin ng ospital. Yun po yung sasagaduhin natin. E paano po yung mga magsasaka? Bakit po yung magsasaka hanggang ngayon ay mahirap? Sila ang nagtatanim para sa ating kakanin. Mayaman ang lupa ng Pilipinas, mahirap ang magsasaka. Malawang ang karagatan ng Pilipinas, pero nag-i-import tayo ng isda. Mali ang mga pulisiyan ito, dapat nating ayusin lahat. Paano yung mga teachers natin? Bakit yung mga guru natin? Bakit sila ang binigyan ng responsibilidad na gumawa ng modules? Mali po yun, sapagat ang guru ay magtuturo lamang 6 na oras sa loob ng isang araw. Kapag kayong ay sumobra sa 6 na oras, katulad ng pinaggawa sila ng modules, halos nagpalimos ang mga teachers. Sila pang gumawa ng modules, hindi nila tungkulin yun. Maghapon magdamag yun ang ginawa ng teachers. Binayaran ba sila? Hindi po. Yung mga motor ninyo, motorsiklo, mga tricycle, pag nagparehistro kayo, ang inyong insurance ay 600 pesos, hindi ba? Alam po ba ninyo, yung bulk price ng insurance, wala pang 100 piso. Bakit sisingilin kayo ng mga dealers ng insurance sa LTO ng 600 pesos? Kailangan ninyo ibaba yun. Mali po lahat ang pulisya na yan. Yun pong mga barangay, tanod, barangay health workers, mga members ng Lupon, magkano po ang kanilang allowance? 2,500 pesos. Katumbas ng 83 pesos per day. Magkano po ba ang minimum wage natin ngayon? 500? 557? 500? Ganun po ang ating minimum wage. Bakit naman ang barangay tanod ay 83 pesos? Kailangan po natin i-rationalize lahat ito sapagkat ang lahat ay patas sa patas. Mga kababayan, taga Malabon, ang number ko po sa balota ay 43. Ano po yung 43, ma'am? I love you, Malabon City! Ano po yung number ko, ma'am? Na kayo, medyo mahina. Ano po? Dante Marcoleta po, hindi sikat, ngunit maglilingkod pa ng tapat. Salamat po sa Lapon City. Maraming salamat po! Number 4! Ang nagawa ni Marcos noong unang panahon, na nagbigay siya ng pabahay sa murang halaga. Yeah, so hanggang ngayon, buhay na buhay yun. Yes. Ano bang... Ako na po ako, nakikinabang pa. Wow. Kaya gusto ko po si BBM kasi mga proyekto niya, napapakinabangan kahit wala na po siya. Ngayon yeah.